Hello everyone! My name is Shaine, your vlogger flight attendant. And for today's video, ikukwento ko sa inyo kung papaano ako naging flight attendant. Medyo mahaba to, so kailangan nyo ng madami-daming patience and madami-daming data dito sa video na to. Pero bago yun, ilike nyo muna itong video na to. At kung bago ka dito sa channel ko, gusto mong malaman ng mga flight attendant interview tips, mukbang, travel vlogs, and a whole lot more, please subscribe to my channel. Kung ready ka na, let's start! So, yun na nga, may nagtanong sa aking YouTube channel. Ano daw? How did you become a flight attendant po? Sabi ni Riza B. Bale, si F.A. Shaine Buhat. Childhood dream ko talaga ang maging flight attendant. Grabe guys, as in, bata pa lang kami, nagta-travel na kami ng parents ko, tapos nakikita ko yung mga flight attendant, and 5 years old pa lang ata ako noon, wala akong ibang gusto maging paglaki ko kundi maging flight attendant. Ganun ka-seryoso yung level. Ang kinuha kong course ng college is aviation. And that time, ang pinaka nakakayanin lang namin na aviation school is yung Philippine State College of Aeronautics. So, shout out to San. Yun, dun ako nag-aral ng Bachelor of Science in Air Traffic Control. Nag-graduate ako and ito na ngayon yun, guys. So, syempre, pagka-graduate ko, hindi ko alam kung ipapapatuloy ko ba yung pagiging air traffic controller ko. Kasi yun yung tinatapos ko eh. Or, ipapapatuloy ko yung pagiging flight attendant ko. So, nung time na yun, nung nagpagka-graduate ko, kailangan ko na talagang mag-work. Hindi sa i-share ko na lang din sa inyo, hindi kami ganun may kaya. Kaya, sabi ng mama ko, kailangan mo nang mag-aral. Ngayon, mag-aral, mali na naman, mag-trabaho. So ngayon, tinry ko na mag-apply as a flight attendant. Ang unang airline na in-apply noong time na yun, year 2013, is Cebu Pacific. Napakalinaw pa sa memory ko talaga yung time na nag-apply ako doon. Nasa Crown kami na hotel sa malapit sa Robinson's Galleria sa Manila. Tapos, nag-apply ako doon. Meron akong post dito na post sa Facebook yung journey ko din doon. So, natanggap ako sa screening, guys. Sumabot ako dun sa measuring poster nila. Tapos, initial interview, group kami. Tapos, nakaupo kaming lahat. Na sa tatandaan ko, parang 5 ata kami. Tapos, tinanong kami ng mga madaming tanong, ganyan. So, syempre ko, mahihiya ka kasi narinig ng ibang tao yung mga sagot mo. By God's grace, natapos ko yun, nalampasan ko siya, and nakaabot ako sa final interview. Guys, nung nasa final interview na ako, yung habang naghihintay ako sa final interview, nagkakausap na kami ng mga friends ko doon. Yung mga kasabayan ko, mga ka-batchmates ko, sinasabi ko sa kanila na, ayan, magkaka-batch tayo, ganyan, magiging batchmate tayo sa training, ganyan. Kasi sobrang confident na ang lola mo na magiging flight attendant na ako noong 2013. Pero, nagkaroon ng plot twist. Talagang sobrang hindi ko inasahan. Final interview na, guys. Nasa harapan na ako ng interviewers, tapos sobrang confident, talagang sobrang ngiti talaga, English kong English, ganyan. Hanggang sa nasabi sa akin ng interviewer na, Shaine, I like everything you said. Gusto kitang maging cabin crew, gusto kitang tanggapin. Pero, can I see your smile? Kasi guys, nung time na yun, meron akong sungke. Ano yung sungke? Para siyang sobrang ngipin. Maganda naman yung ngiti ko. Kaya makikita nyo sa picture. Pero, meron lang talagang cute na ito pa yun. Ha? Vampire teeth. Hindi siya vampire teeth. Para basta nakasungki siya. Tapos, hindi talaga siya. Pantay naman yung ibang kong ngipin. Yun lang talaga. Yung ngipin na yun. So, dun ako bumagsak. Yun yung una kong failure, guys. Sobrang sakit. Parang inisip ko na, sana nag-braces na lang ako ng college. Sana may pera na lang kami nung time na yon na nilulugulugan na lang namin. Kasi nandun na ako eh. Parang pwede na akong matanggap as a flight attendant. Pero hindi ako matanggap. Dahil
dun sa ngipin na yun. So, isa siya sa mga tinitignan talaga, guys, yung good set of teeth. Hindi ako masyadong nagalit or something nagkaroon ng sama ng loob sa parents ko nun. Kasi alam ko talaga yung social status namin, financial status namin nun talaga. Hindi talaga namin afford mag-braces. Ang ginawa ko na lang is nag-apply ako as a ground attendant. And fortunately, nung time na yun, meron ding nag-finance ng braces ko. Blessing, blessing masyado yun. So when nag-braces ako, naging ground crew ako ng Bunetta Emirates. So, naging ground crew ako doon. Nakita ko siya as opportunity na mag-grow ako sa customer service industry. Kasi talagang matetest yung patience mo, matetest yung skills mo kung paano mag-handle ng people, matetest lahat ng mga bagay na akala mo hindi mo magagawa. So, marami din ako natutunan nung naging ground crew ako at masyadong thankful talaga ako sa lahat ng mga nangyari noon. At sobrang nag-enjoy na ako eh. Gusto ko maging flight attendant pero nung time na yon nag-grow din ako sa career ko as a ground crew. Nag-ano na siya, nagiging leader na, gate leader, ganyan, gate lead. At malapit na maging flight control. Pero nang ibabaw pa din yung kagustuhan ko na maging flight attendant. So, yun din yung reason, di ba, kung bakit ako nagpa-braces. So, kung ikaw ngayon nanonood ka at meron ka, hindi ka confident sa ngipin mo at gusto mo na maging flight attendant, as early as now, kung college ka pa lang, mag-braces ka na. Kasi may possibility na yan pa yung ikabagsak mo sa interview. Tinry ko sa second time na mag-apply. Pagkatanggal ng braces ko, no joke, mga ilang araw, nag-apply na ako as walk-in. Walk-in applicant sa Cebu Pacific Building. Ngayon, nung pagpunta ko doon, iba na yung setup niya. Bali, kakaunti na lang kami. Unlike dun sa grand recruitment na inattendan ko nung 2013, nung 2015 na nag-apply ako as a cabin crew, yung second time ko, ano na siya? Konti na lang kami. Parang nasa 15 kami or 17. Ganyan na lang kadami kami. Kasi hindi na siya grand recruitment. Mga walk-in applicants lang talaga. Tapos after nun, same ano, routine, pinapila kami, pinasandal kami sa may measuring poster. Tapos tinanong kami. Tapos pinahintay kami ng saglit. Tapos sinabi sa amin kung sino yung mga nakapasa. And fortunately, by God's grace ulit, nakapasa ako ng screening. So, syempre, yung mga time na yun, hindi mo na ako naging confident. Katulad ng 2013 na talaga, yes, ito na talaga, kala mo, ito na talaga yun. So, ngayon, naghintay kami sa interview. Sa interview, guys, hindi pala kami. Kasi ang natanggap lang pala nun sa screening is ako lang. Wow! Blessing, talaga. Ako lang yung natanggap nun sa screening na yun. Tapos, kaya naging kami yung salita ko kasi meron palang naka-pending for initial interview. Si Ate Karen. Hello, Ate Karen. Yan. Ano, dalawa kaming in-interview kasi ano siya, bumabalik siya na Cebu Pacific cabin crew. Isa siya siyang senior. Kaming dalawa lang yung in-interview ng time na yun. And fortunately, nakapasa na ako. Di ba? Yes. Nakapasa ako sa initial interview na lang. So, kapag may initial, may final ulit. Pinabalik kami, parang hindi siya kasi one day process. Hindi siya one day process. Monday ako nag-apply, Friday kami pinabalik for final interview. At sa final interview, ang natatandaan ko kami ay lima kami, lima. Tapos sa final interview, isa-isa kaming in-interview nun. Tapos, dun sa lima, isa lang yung hindi nakapasa. So, kaming apat ay natanggap as a flight attendant. Yay! Sobrang saya talaga namin. Hindi ko lang masyadong ma-express ngayon talaga. Pero sobrang saya namin ng time na yun. Sobrang hindi ako makapaniwala na Lord, ito na ba talaga yun? Ganyan. At ano, konting share ko lang, nung time na yun, final interview ko, pinakanta ako, guys. Pinakanta. Sample! Let's open. Ayun, pinakanta ako. Pasinga daw para malabas kong confident, ganyan.
Tapos naalala ko pa yung kinanta ko ng Only by His Grace. Ayan, mga ganyan yung mga kanta ko. So, sobrang happy ako kasi nga natanggap na ako nung time na yun. Sobrang pasalamat talaga ako na naging flight attendant ako. Nakapagpasa ako ng requirements, nakapag-training ako. And ngayon, isa na akong ganap na flight attendant for almost mag-4 years na, guys. Napakadali lang pala kwento. Pero yung process, yung mga nangyari, hindi siya ganun kadali. Ang masasuggest ko sa inyo ngayon, ma-advise ko sa inyo ngayon, kung nanonood ka nitong cabin crew journey ko, wag kang mawala ng pag-asa. Meaning, kapag nag-fail ka ng once, apply na ng apply. Be confident lang talaga. Yun lang talaga yung babaunin mo. Bakit Cebu Pacific? May nagtanong, bakit Cebu Pacific? Pwede namang PAL, AirAsia, Qatar, or Emirates. Kasi doon naman ako talaga, doon ako naging ground crew. Bakit Cebu Pacific? Cebu Pacific kasi, para sa akin, pwede niya akong maturuan ng madaming bagay. Tsaka, nakafocus siya sa mga Pilipino talaga. Napili ko yung Cebu Pacific kasi alam ko na mag-grow ako sa Cebu Pacific. So yun yung ano ko, yun yung aking cabin crew journey. Naging life lesson ko talaga dito sa aking cabin crew journeys. Everything is beautiful in God's time. Kasi pwede naman sana akong matanggap ng 2013. Pero bakit hindi ako natanggap? Kasi tinuruan niya ako na maghintay yung process na natutunan ko sa Emirates as a ground crew. Kung hindi ko yun natutunan, hindi ko siya ma-apply ngayon. So, kung ano yung mga hindi ko nagawa, katulad yung sangipin ko, kinakabahan ka, tsaka kung nag-fail ka na, itry mo pa din. Itry lang ng itry. Tsaka kung para talaga sa'yo ito, in God's time, magiging cabin crew ka na. So, yun lang. Kung meron pa kayong gustong malaman tungkol sa cabin crew journey ko, baka may hindi ako, ngayon nga iniisip ko baka may mga hindi ako nakwento, pero yun lang talaga yun, yung cabin crew journey ko. From the time na naging childhood dream ko siya, hanggang ngayon na naging cabin crew ako sa Cebu Pacific, masasabi ko na blessed ako sobra. Gusto ko din marinig yung inyong mga stories kung ikaw ay isang cabin crew or kung ikaw ay isang aspiring cabin crew, natatakot ka or may mga thoughts ka, i-comment mo lang below and i-cheer kita. Kaya mo yan! Kaya mo yan na maging flight attendant. Kayang-kaya niyan. Comment nyo lang below kung gusto nyo pang malaman ng ibang mga flight attendant interview tips. Subscribe to my channel and thank you sa pagtapos nitong video na to. Maraming salamat sa pag-support sa akin and watch nyo din yung other vlogs ko. So hanggang dito na lang. Bye-bye! See you sa next vlog! Like a guy who could treat me right.